Hey guys, ito yung next video natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano ako nagkaroon ng Ultra Graphics sa Mobile Legends. Madali naman to gawin guys, basta tama yung susundan yung tutorial natin. Kaya naman sisimulan natin guys, pero kung bago ka pala sa channel natin at kung gusto mo na magandang videos is hit mo na subscribe button pati notification bell para naman updated ka sa mga susunod pa natin videos. So na guys, sisimulan natin. So i-close muna natin yung Mobile Legends. Tapos guys, punta kayo dito sa file manager ng cellphone nyo. Tapos punta ka sa Android folder. Tapos sa data folder. So ayan. Tapos dito, hanapin mo yung com.mobile.legends. Yung com.mobile.legends na yan, ayan yung resources ng Mobile Legends. So papalitan natin ang pangalan. Lagyan lang natin ng 1 sa dulo para madaling ibalik yung tunay yung pangalan. So ayan, pinalitan ko na siya. Nalagyan ko ng 1 sa dulo. Tapos, okay na natin guys. Then, na next naman natin gagawin is i-uninstall na natin yung Mobile Legends. So, dahil nirename natin yung resources kanina, hindi mabubura o hindi masasama sa pag-uninstall yung resources. So, yun. In-uninstall ko na yung Mobile Legends ko. Then, after nun guys, ang next step naman natin gagawin, i-check mo yung pin comment natin kasi dyan ko nilagay yung mga application na gagamitin natin para magkaroon na tayo ng Ultra Graphics sa Mobile Legends. So ito yung tatlong application na gagamitin natin, yung Blackbox, yung MLBB Ultra at yung X Installer. So yun, once na meron ka na yan, ang gagawin mo lang is una nating i-install itong Blackbox. So pindutin natin yan tapos install. Yan, install lang natin. Tapos hintayin natin siyang ma-install. Then, pag na-install na guys, pindutin lang natin yung done. Huwag nyong i-open guys ha. Ang next naman guys is itong X Installer. So, install natin yung X Installer. Ayan. Hintay natin. Then, pindutin ulit natin yung done. Huwag muna natin i-open guys. Then, yung itong MLBB, mamaya pa natin yan i-install. So, hayaan lang muna natin yan dyan. So, back lang natin muna. Tapos, sa part na to guys, is i-open na natin yung Blackbox na application. So, open lang natin yan. Tapos, pindutin nyo yung plus sign sa ilalim guys. Tapos, pindutin nyo yung choose sa taas. Tapos dito is pumunta kayo sa download section. Pindutin nyo yung 3 lines sa taas guys, sa corner. Tapos pindutin nyo yung downloads para hindi kayo maligaw. Tapos dito makikita nyo na yung MLBB Ultra.apk na hindi natin in-install kanina. So ayan, hintayin lang natin yun. Tapos hintayin lang natin siyang mag-loading. So yun guys, successful na natin na-install yung Mobile Legends. Then ang next step naman na gagawin nyo is pindutin nyo yung 3 dots sa taas. Ayan, yung 3 dots na yan. Tapos, pindutin nyo yung setting. Tapos, i-enable nyo yung expose framework. So, enable lang natin yan. Tapos, pindutin nyo yung module manager. So, pindutin nyo. Tapos, pindutin nyo ulit yung plus sign sa ilalim. Tapos, i-select nyo yung X installer. So, pindutin nyo natin yan. Then, sa part na to is, pindutin nyo yung checkbox. So, ayan. Check lang natin yan. Ayan. Then, after nun, guys, is pwede na natin i-close itong black box. So, close natin yan. Close na din natin yan para malinis na natin. Then, after nun, guys, is install ulit natin yung Mobile Legends sa download folder natin. Yung file manager natin, open nyo lang, tapos punta kayo ng download, tapos install nyo yung MLBB Ultra.apk. So, install natin yan, guys. Ayan, install. Then, wait lang natin ulit siyang mag-install. Then, after nyo ma-install, guys, pindutin nyo lang yung done. Huwag nyo pipindutin open, guys. Tapos, i-home nyo na ulit. Tapos, open nyo yung Blackbox application. Then, sa part na to, guys, open natin yung X Installer. Tapos dito, pindutin nyo yung device properties, yung pangalawa sa ilalim. Ayan. Papayin nyo yan, tapos pindutin nyo or i-check nyo yung changing device properties. So, check nyo yan. Tapos dito guys, gayahin nyo yung mga isusulat ko. So, ayan. Una natin pindutin yung model. Ayan, burahin nyo yung nakasulat dyan. Maaring magkaiba tayo ng nakasulat dyan, pero buburahin nyo yun. Tapos ito yung susulat nyo. M2012 K11AG. So, yan yung isusulat nyo dyan sa model.
Then after nun, okay nyo lang. Tapos open nyo ulit yung manufacturer. Dito sa manufacturer, kung iba yung nakasulat nyo dyan sa inyo, burahin nyo, tapos palitan nyo ng Xiaomi. So yan, gayahin nyo lang yung nakasulat. Xiaomi ang dapat nakalagay sa manufacturer. Tapos dito sa product, burahin nyo ulit yung nakasulat dyan sa inyo, tapos palitan nyo ng Poco F3. So yan, kailangan guys, gayang-gayang spelling ha, para hindi tayo magka-problema. Tapos buburahin nyo ulit yung sa board, ipalit nyo yung Aliot. Then, okay ulit. Tapos dito sa hardware, buburahin nyo yung sa inyo, tapos papalitan nyo ng Qcom. Then after nun guys, pindutin nyo yung box sa taas para ma-execute yung mga nilagay nyo kanina. Then pwede nyo nang i-home guys, tapos balik kayo sa file manager ng cellphone nyo para ayusin yung resources ng Mobile Legends. So punta kayo sa phone storage, yung pinaka-internal storage guys. Then dito, open nyo yung Android folder, tapos yung data folder. Tapos hanapin nyo dito yung com.mobile.legends1, yung pinalitan natin kanina na resources ng Mobile Legends. Ibabalik na natin siya sa original niyang pangalan. So dito i-rename lang natin, tapos burahin natin yung 1. So com.mobile.legends dapat ang nakalagay dyan. Then after nun guys, pwede na natin i-okay. Then after nun, i-long press natin yung com.mobile.legends. So select natin yung long press, tapos cut. So cut na natin guys. Tapos scroll down nyo lang. So ayan, hanggang makita nyo yung top dot, ano ba nakasulat dyan? Ayan, basta ayan guys, yung tinuturo ko. Yung black box na yan. Open nyo yan, tapos open nyo yung files folder, tapos yung black box, tapos storage, tapos emulated, tapos zero, tapos Android, then data. Then kapag nadidito ka na guys, pwede nyo nang i-paste yung kinat natin kanina na resources ng Mobile Legends. Then after nun guys is, pwede na natin tong i-close yung file manager natin. So, close na natin. Ayan. Tapos balik na ulit tayo dito sa black box. Ayan. Tapos dito sa part na to, pwede na natin i-open yung Mobile Legends. So, open na natin yan guys. Then wait lang natin siyang mag-loading. So, pinas-forward ko na yung video guys para hindi na humaba, hindi na kayo mainip sa panonood. Ayan. Intro na ng Mobile Legends. Then dito guys, nag-update na siya. So wait lang natin yung update niya. Kasi old version yung 32-bit na Mobile Legends na ginamit natin para magkaroon ng ultra graphics guys. So ayan. Sa part na to guys, is nag-black screen siya. Kung sa inyo hindi nag-black screen, mas okay yun. Pero kung katulad sa akin na nag-black screen siya, ang gagawin nyo lang is i-home nyo muna. Tapos close nyo lahat ng naka-open. Tapos open nyo ulit yung black box. Di ko alam guys eh, parang normal lang yata na nagba-black screen siya kasi kada update na. Pero sa ano naman eh, sa process lang naman siya nagkakaroon ng ganun. Basta kapag nagkaroon ng ganun, nag-black screen siya, i-home nyo lang. Tapos, then pag open nyo, magbubukas na ulit yan. So huwag kayong mabahala or kabahan na bakit nag-black screen. So parang normal lang naman siguro siya. So dito is loading na ulit. Ano na, malapit na yung latest na loading screen niya. So wait lang ulit natin. Then sa part ito guys, is ilalagay na natin yung email account natin. So pindutin nyo lang yung switch account, yung button dyan sa baba. So ayan. Tapos mas okay guys kung Moonton account yung gagamitin nyo sa pag-switch account. Kasi mas madali ito guys eh. So ayan, pindutin nyo yung Moonton account na yan para makapag-switch account. Then kapag nalagay nyo na yung email nyo, okay nyo lang yan. Tapos okay ulit. Then hintayin nyo na ulit siyang mag-loading. Ayan, magre-restart naman yan guys. Then sa part na to guys, nagbo-black screen na naman siya after kong mag-login. So alam na natin gagawin. Iko-close lang ulit natin yung mga application para ma-reset yung ML. So close lang natin yan. Tapos open ulit ng black box. Then open na ulit yung Mobile Legends. Last na black screen na yun guys. Then after nun, hindi na kayo makakaranas ng black screen. Bale, tuloy-tuloy na kayo maglalaro. And guys, dito is malalaman na natin kung working ba yung tutorial natin. Kung mapapansin nyo guys, is latest na yung loading screen natin kasi updated na yung Mobile Legends. So ayan, wait lang natin siyang mag-open guys para makita natin yung settings niya kung meron na ba tayong ultra graphics. So ayan, close lang natin yung mga lumalabas muna. Tapos punta tayo sa settings.
Then guys, kung makikita nyo is meron na akong Ultra Graphics. Pwede ko na siyang gamitin. So guys, working na working tong tutorial natin. By the way guys, yung tutorial na to na pag-enable ng Ultra Graphics is para lang sa mga mid-range yung cellphone. Kung low-end device yung gamit mong cellphone guys, tapos gusto mong subukan yung itong pag-enable ng Ultra Graphics, ang mangyayari yan guys is maglalag lang yung cellphone mo, maglalag lang din yung ML mo. Kahit na Ultra Graphics yung ML mo, maglalag ka kasi yung Ultra Graphics guys is medyo mabigat siya. So yun, kung ano nga, kung low-end device yung gamit mo, tapos magta-try kang mag-Ultra Graphics, ang mangyayari lang is maglalag ka. Kaya ano, mahihirapan ka maglaro ngayon. Kaya ang masasuggest ko guys, kung low-end device lang yung gamit mo, wag mo nang itry na mag-enable ng Ultra Graphics. Para lang to sa mga mid-range yung cellphone guys. So yun, mid-range pataas. So guys, hindi naman sa nag-ano ko, pero pinapaalalahanan ko lang dahil nga, kung low-end device nga yung gamit mo, tapos mag-Ultra Graphics ka, maglalag ka, baka naman magalit ka pa sa akin. Diba guys? So guys, kung mapapansin nyo is yung mga damo, meron siyang sign na working yung Ultra Graphics. Tapos yung fire effects sa likod ng bap is working din. Meron siyang Ultra Graphics. So working na working yung tutorial natin guys. So na guys, salamat sa mga supporters channel natin at sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. At kung nag-enjoy nga kayo, is hit nyo na subscribe button pati notification bell. Sobrang appreciate ko yun guys. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy pa rin ka-supporters channel natin dahil dito ko natapos yung video. Thanks for watching. Make a remembrance.